Wala na yung bagyo at hindi na maalon. Mana na naman tayo ngayon. Pangalawang beses natin pamana to. Kapo, namana kami kapon. Kaso nga lang eh, napakalabo yung ilalim. Konti lang nahuli ko. Pati dito, parang malabo pa rin, no? Salamat kahit malabo. Makita lang yung ano, hindi lang masyadong malabo talaga. Yung makita lang natin isda. Dagala lang muna tayo. Dahil lagi nga malabo din dito sa amin. Sulutin tayo tayo ngayon, mga kanter. Gamit tayo yung bangka para makalipat tayo. Kung wala man dito, lipat tayo sa kabilang spot natin. Pupunta din natin yung mga kakilala ko nun, taga sa amin, nangungundak. Mga kanter, sige na po. Samahan niyo po ako sa pag-guide. Sana, sirutin tayo ngayon. Pala rin tayo. Pagulit tayo ng mga pag-ulam. Sana, maka-encounter tayo ng malaking isda. First drop natin, mga ka-hunter. Sinalubong tayo dito ng maraming tinatawag sa aming ano, kubal-kubal. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa ano. Malapad to na kulay puti. Ito marami sila. So nga lang, malabo talaga. Dulo talaga siguro to ng laging umuulan at maalon. Tinamaan din naman. Unang stand natin. Dito naman nakita din tayo ng ano, good size na rin na sardine fish. Alas di talaga makita sa camera dahil malabo nga. At tinamaan din naman pangalawang isda natin, ang good size na sardine fish. Dito sa pag-drop ko, nasa lubong ulit ko yung grupo ng mga malapad na isda. Ito. Nakatira ulit ako dyan. Silang muntik na makawala kasi yung masyadong mataas yung tama.
mga ka-hunter, na balik ko yung shop natin dahil may tinira akong isang good size na lapu-lapu dyan sa ilalim ng bato. Mas hindi tinamaan at tumama sa matigas na bato yung shop natin. Kaya ito na balik ko. Yan. Tagal ko yung tinuwid. Ito na nga talaga mga ka-hunter yung ayaw ko kunyari. Ito na yung last drop natin. Sa pag-drop ko dito eh, mayroon ako nakita ang isda ditong malaki sa ilalim. Kaya pag-ahon ko, binalikan ko sana yung isda kasi lang hindi na natin nakunan kasi nalobat na yung camera natin. At pagtira ko sa isda eh, hindi tinamaan. Nag-stack sa bato yung shop natin at tuluyan na nang nabali yung dulo ng shop sa may flapper. Tatagalan na naman tayo nito bago mag-day dive. Ipon pa tayo magpambili ng shop natin dahil wala na nga tayong shop. Ayan.